bakit kailangan mag-sorry ni Mrs. Lynn? Bakit? Eh, opinion niya yun, di ba? Opinion ng Mrs. Lynn. Opinion niya yun, eh. Ano, masakit ba? Masakit ba yung katotohanan? Ganun talaga, eh. Di ba? Pag nasasapol, ayaw niyo tanggapin. O, dapat pagsurihin niyo yun dati niyo. In front of national television, nagmumura. Lahat nalang minumura. O ano ang nagawa niya? Ang magmura, ang pumatay. O ano ngayon? Lockdown. Ayan guys, gusto ko lang pong magbigay ng opinion dito sa babaeng ito kung bakit gigil na gigil sila siya kay ano kay Presidente Duterte. At kailangan din niyang ay gusto niyang or sinabi niya dapat si Presidente ang magbigay ng sorry international ay sa national television daw. Oh my goodness. Saan kayang lupalop ito galing na babae? Bilang isang COVID positive po, ako po ay isang COVID positive dito sa Norway. At ako po ay ano, nagigigil din sa kanya. Kasi COVID yung kalaban natin, hindi siya kung ano-ano or sino-sino man lang or ano man lang. Hindi po basta-basta yung kalaban natin. Magiging abiding low na lang tayo, low abiding na lang, ganun. Oh. Diba? Pagbalik-baliktarin naman natin ang mundo. Ay nako. Tapos tinawag pa niya niyang mangmang si Presidente. Oh my goodness. Talagang hindi ko kinaya kung yung utak niya. Ganon. Mm. Sa nagiging experience ko as a COVID positive, yun lang ang masasabi ko. Magiging... magtulungan na lang po tayo, wag na lang tayong magsisihan. At saka wala naman po, dapat po talagang sisihin. Kasi walang ibang makakatulong sa atin kundi ang mga sarili-sarili natin. Ganon. Walang ibang makakatulong na iba. Tayo sa sarili natin, tayo ang mag-gumawa para sa sarili natin. Wag nating iasa sa iba ang ating kinabukasan. Or po natin iasa sa ano mga kamag-anak natin. Alam ko sa Pilipinas, wala akong naririnig ng mga himutok nila sa Pilipinas. Sila lang yung mga ano, parang sila lang yung OFW na nagsasabi ng ganoon. Kasi doon sa Pilipinas, pwede pa tayong manghingi ng asin sa kapitbahay natin. Or manghingi ng malunggay sa kapitbahay natin. Or talbos ng alugbati. Or kung ano-ano pa man sa kapitbahay. Dito sa abroad, hindi. So, dapat hindi sila, ano, kumbaga parang, yung sa atin, nasa likas na natin na matulungin. Dapat magtulungan na lang. Huwag na lang ay iwan. Hayaan na lang po natin siya kung ano yung mga sinasabi niya. Ipagdasal na lang po natin kung ano yung nasa utak niya. Sana ma-enlighten siya one of this day. Ayan. Isa din po akong OFW dito sa Norway. Huwag na lang po natin siyang ano, pag tawag nito. Pagdasal na lang natin siya kahit nakakagigil man. Ay nako. Siguro lahat ng masasabi mo wag, hindi ko na lang sasabihin. Sa akin na lang. Sarap batukan, ano. Aw, iwan. Ipagdasal na lang natin. At sana matauhan na siya. At hayaan na lang natin siya. Basta tayo magkaisa at sumunod na lang tayo sa kung anong sinasabi ng batas or anong pinapatupad na batas sa ating bansa kung saan man tayo ngayon or yung andyan sa Pilipinas, sumunod na lang po tayo. Kasi lahat po dito, kahit dito sa Norway, meron din pong lockdown. Worldwide po ang lockdown. Ganon. Diba? Okay. Yun lang po guys. Salamat sa ano, sa pag... panonood at huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-like na rin ang like button. Bye everyone and I hope to see you in my next vlog.
Bye!